Happy first day, everyone! Tatatapos ko lang maglaba, guys. Dali kong linabahan. Perting si Rihanna na ang nag-akyat ng labada ko sa taas dahil nasa third floor yung yung sampayan ngayon. Temporarily sampayan dahil hindi pa tapos yung building na ito. Sixth floor ito, di ba? Seventh floor yung takot ako mapunta sa 7th floor, magsampay doon. Hindi ko kaya ang bigat ng Hindi ko kaya ang bigat, kaya sabi ko, Rihanna, eh, yakyat mo, ako ang nagsampay. Alam nyo na, yung mga balakang na natin ngayon, pag na tayo, nagkaka-age. Wala akong upload, guys. Sorry, ng ilang days, at saka late ang ko sa inyo, reply sa inyong mga comments. Sorry, ha? Baka sabihin nyo, isnabera si Miss Byuda. Ano lang, guys, yung time natin, walang time gaano. So, intindihin nyo na lang si Byuda. Since Monday until kagabi, alhamdulillah, natapos na namin ang namin, ang mga appointment. Diba, nagano ako, may vlog ako na Monday night, nagpunta kami sa doktor. Monday, tapos yung doktor kasi siya, 3 times in a week lang siya doon. Saturday, Monday, and Wednesday. So, Monday night, nagpunta kami. Tapos, nagano muna si Rihanna, nagpunta sa tutorial niya. Tapos, mga 6:30 yata kami umalis that night, nung Lunes. Tapos, alhamdulillah, pagka Tuesday naman, Tuesday, kahapon, Tuesday? Wednesday. Nung Tuesday, nagpunta kami sa, di ba nasabi ko, pinapapunta kami sa embahada. Alhamdulillah, guys, all is well. All is well daw, di tayo magtawa, guys. Alam mo nyo, guys, gustong-gusto ko na talaga mumiti. Kaso pinipigilan lang natin yung ating mga ngiti dahil wala tayong ngipin sa front ng tooth teeth, wala. So, nagpunta kami ni Rihanna nung Tuesday. Nag-bus lang kami dahil ang bus, 40 taka each. So, less ang ma-expense pag mag-CND 500. Tapos, kaya naman namin ni Rihanna. Talagang kinakaya na lang, guys, dito. Pag nasa ibang lugar ka, lalo na pag wala kang asawa, kakayanin na lang. Alhamdulillah, by alas, guidance, protection, everything. Nakakayanan ko ng ilang years dito. Papunta-punta kami kahit saan. Usually, si Rihanna ang sumasama sa akin dahil si Maliha masakitin ang ulo niya pag nasa bus na nahihilo siya. So, nagpunta kami kasi ang appointment doon 10 a.m. Dumating kami doon before 10. Umalis kami ng bahay mga 8. Yeah. Alas 8 na yon. Wala pa gaanong traffic. Nung umuwi kami, mag 3 p.m. na kami nakauwi, guys. Dumating ng bahay. Nung Tuesday. Kaya grabe na ang tiyan ko. Girl na ang tiyan ko. Grabe ang dahil 6 pa lang nag-almusal na kami. So, grabe na ang nasa bus pa lang. Grabe na ang Grabe na ang gutom. Tapos, alhamdulillah, ang resulta sa lakad namin sa embahada, guys, maayos. Maayos ang pag-uusap. Kinausap kami doon. Tapos, mayroon pa akong sinulat na yung sinulat ko na problema doon, inattach sa mga dokumento namin. Tapos, nagbago. May pinasulat pa ako kung talaga ang problema. Sabi ko, tulungan nga nila kami, di ba? Sabi ko sa inyo na mailipad namin yung Pinay na papapilis. Pwede daw, guys. Alhamdulillah, pwede. Tulungan nila kami. Kaso, baka daw pag yun ang ilipad namin, baka daw ban kami magpunta ng ibang bansa. Ewan ko ba kung bakit may iban. So, tapos, sabi ko doon sa tulungan kami ng overstayers na ako dito, may bayaran ako sa
penalty ko sa regarding visa penalty. Tapos kasama na rin sila Rihanna doon. So tatlo kami ang babayaran. Ang laki guys, kinumpute niya. Million yata sa atin sa Pinas. So tutulungan nila kami, sila ang magbabayad. Nagpapatulong ako dahil hindi ko naman kaya. Pero ang pamasahe daw, pamasahe sa ano ba ito? Pamasahe sa paglipad, kami ang mag-shoulder. So sabi ko, okay lang yun. Pag-ambag-ambag na lang. Ambag-ambag para sa ano namin, pamasahe. Sabi ko, okay lang yun. Mag-ambag-ambag kami tatlo. Pag-ambagan na lang. Tapos, paano, sabi nila, it will take a time. Dahil siyempre, may mga madaming iproseso. So, waiting naman ako guys, sabi ko sa ano, mag-wait lang tayo. Dapat sana noon pa yun, kaso yun nga, may exam final pa si Rihanna, kaya hindi namin naasikaso noon. Na-delayed. So, maganda naman ang ano, ang usapan, naawa sila sa mga bata. Sabi niya, bakit ka pa nagpunta dito? Alam mo na na wala kang asawa, mahirap ang walang asawa. Kaya sabi ko, yun ang kamalian ko. Lahat ng kamalian ko, aminado naman ako, inamin ko doon sa harap ng ano, ng nag-ipag-usap sa amin, sa ano, sa embahada. Sabi ko, aminado ako dahil nung dapat nga sana pwede pa kaming tumira sa Saudi noon guys, dahil kare-renew lang ng ID namin, kaming tatlo, bago na matay ang asawa ko. Tumansa ko pa na-renew yung ikama namin. Pwede ako doon mag-work. Tutulungan sana ako ng tiyo ko mag-work sa isang Queen's family na okay na yun, natanggap na may work na ako sa Saudi noon. Kaso, alam nyo na, pag namatay ang asawa mo, mawala ka sa ano, sarili. Mawala ako sa sarili. Hindi ko maintindihan. Naintindihan nyo siguro ang naramdaman ko. Wala akong magandang desisyon sa buhay. Kaya sabi nga ng mga bata, kung hindi tayo umuwi ba doon, maganda pa rin, hindi tayo maghirap doon sa Saudi. Doon pa kami sana noon. So, talagang aminado ako, kasalanan ko. Tapos, pangalawang kasalanan, pumunta kami dito, sa lugar na ito. Sabi nga ng embahada, naawa sila sa mga bata. Kinaawaan nila ang mga bata, ang future ng mga bata. Kasi, hindi naman sa pag-aasawa ang issue, wala na silang tatay, mag-asawa na sila, hindi yun ang way sa problema, di ba guys? Oh. At ayaw din ng mga anak ko. So, kaya ang pag-asawa makapag-wait. Dito kasi pag 20 anyos na, matanda na. So, bahala na, nasa plan ng alayan kung makapag-asawa o mag-stay as single forever, nasa plan na yan ang ala sa atin guys. So, yun ang ano ko sa inyo. Magandang balita yun, di ba? Magandang balita. So, ang ano, i-pray niyo na madalian ang proseso. Tapos, tatawagan uli kami siguro next month by March. Kaso next month, Ramadan na. So, ang ano na lang namin, ang problemahin namin, yung pangpalipad. Yung palipad namin sa, ano, sa aeroplano, ang pamasahe. Yun na lang. Sabi ko, ang mag-abaga na lang. Tapos, ang pangalawang, alhamdulillah, last night, nakuha na namin ang resulta ni Rihanna, tatlong araw din since Monday hanggang kagabi, kahapon ng umaga. Talaga, masakit ang ulo ko dahil masama ang ano ko, negatibo ang laman ng utak ko sa mga ano. Minsan kasi manegatibo tayo, guys. Kaya, may x-ray si Rihanna, pina-x-ray siya dahil ubo nga siya ng 2 weeks. Tapos, grabe yung ubo niya, talagang magdamagan yun, naawa na ako. Tapos, may lab test siya, blood test, diabetics, kung ano-ano pa yung ano niya, kung bakit may ano siya, allergy, nasal allergy. So, kasi yun si Rihanna, ganoon, madali siya mag-allergy. Dito na namin nakuha yun guys, yung allergy ng mga bata. Dahil maalikabok sa lugar na ito, ang school nila, grabe ang ano, kaya ganoon. So, ang resulta guys, na ano, inano ko yung cellphone ko dahil nag-full memory. Ginamit ko ang kay Rihanna, ginamit ko hanimo sa dali, hanimo yung ano mo, yung phone mo. So, ang resulta kagabi,
Alhamdulillah. Walang abnormalities sa mga test ni Rihanna, sa X-ray niya. Okay siya sa X-ray, lahat-lahat. Ang problema lang niya, yung diabetics, wala din siya. Tapos, ang problema lang niya, yung na mayroon siyang blood allergy. Ako naman, yung allergy ko, bronchial allergy. Sa kanya, blood allergy, including yung mga dust, yung mga smokes. Yun, ganoon, guys. So, sabi ko kay Rihanna, mag-ingat ka. Dahil may mga allergy tayo, grami. So, yung yung panggastos ko sa namin, pagkain, ginamit ko na, wahala na lang tayo, guys. Basta bigas na lang. Basta may bigas. Okay na yan. Dahil, naman yun, para sa health ni Rihanna, Allah is good. Pagkaguban ulit tayo ng more blessings. Ganoon lang talaga. Pag magpapadoktor, magastos. Kagabi, mayroon siyang binigay sa kanya yung parang Rihanna, yung yung isang na ilalagay doon ang kapsul. Tapos, iganoon, ipus. For mga 6 months yung gagamitin ni Rihanna. Kaya, ang doon, yun ang guys, alhamdulillah, dalawa ang magandang resulta. Imbahada at saka ang lab test ni Rihanna. So, maraming salamat. Hindi ako nakapag-ano ng ilang days dahil wala mo tayong yaw-yaw dahil nabisi nga kami since Monday hanggang last night. Last night dumating kami ng around 8:30. Pagkarating namin, lumabas ako, bumili ako ng pangmerenda dahil nagutom. Nang merenda kagabi, 8:30 na guys. Dinner na merenda. So, nabusog si Maliha sa merenda. Hindi na siya kumain ng ng dinner namin. Kami lang ni Rihanna ang kumain ng dinner. Ang kinain ko kamuti. Meron pa nga ako dito isang kamuti, guys. Si Rihanna, kamuti din ka. Ang kinain si Maliha, hindi ang kumakain ng kamuti. So, may ulam pa kami kahapon. So, yun ang uulamin namin ngayon. Kaya, ganito lang, guys. Okay, mga loves, thank you. Maraming salamat sa ninyo. Walang sawang pagsuporta. Sana suportahan nyo ako at ipay nyo talaga kami na makauwi. Tapos naman ako, may negatibo din sa utak ko. Yung mga anak ko sabi, bakit negatibo ang utak mo, mama, sa pag-uwi? So, kung anong ikabuhay, sabi ni mama, bakit? Nabuhay nga tayo dito sa Bangladesh, sa Pinas, pa kaya di tayo mabubuhay. Tama nga ang sabi ng mga anak ko. Kasi minsan manegatibo ang utak ko, guys. Alam nyo na, ang mga buhay-buhay. So, maraming salamat sa mga sa latest na nagpalipad sa Super Tang, Sis Lori. Thank you, Sis Lore, sa latest na palipad mo, Super Tangs. Maraming salamat. Sorry, di agad ako nakapag-reply sa mga comments ninyo. Kasi intindihin nyo na po dahil may lang yun. May reason doon. Sa mga bagong subscribers, shout out. Luma, silent viewers, sharers, shout out. Thank you sa inyo, sa mga nagpapalipad at super thanks. Maraming salamat. At sa mga nag-sponsor sa amin, maraming salamat. Yung may nag-sponsor sa akin sa US ng $100, siya ang nagpadala ng palipad. Yung $100 niya na itulong din sa amin sa mga papilis ng mga bata. Nagpalipad sa live ko ng $100. Maraming salamat, sis. Alam mo yun kung sino po kayo. Maraming salamat na itulong mo sa amin sa papilis. Yung palipad mo na yun na pera. Thank you sa mga lahat. Love you guys.